dahil hindi lang sa kanyang taglay na sarap, ito din ay nagbibigay ng magandang benepisyo sa ating katawan. Mga Ka-Farm TV, welcome at magandang araw. Ngayon mga Ka-Farm, itong pinakita ko sa inyo sa video is planting materials ng dragon fruit. So, pinamahagian tayo ng ating kakilalang may tanim na dragon fruit. So, chain po na bumisita tayo, may nakastock siya na planting materials. So, ano ba ang dragon fruit, mga ka-farm? Ang dragon fruit ay isa sa mga pamilya ng cactus. At the same time, ito yung pinaka-popular, isa sa mga pinaka-popular na prutas sa buong mundo. Dahil hindi lang sa kanyang taglay na sarap, ito din ay nagbibigay ng magandang benepisyo sa ating katawan. I-discuss natin o ipamahagi, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga benepisyong makuha natin dito sa dragon fruit sa mga upcoming natin na video. At the same time mga ka-farm, ang malaking plantasyon nito ay nasa Mexico at Central America. Napakalawak ng kanilang plantasyon doon. Dito sa atin, sa Pilipinas, marami-rami na rin ang nagpa-farm nitong dragon fruit. So, itong planting materials natin, medyo ang kagandahan nito dahil may tumutubo ng ugat. Ayan. Napakahaba na ng ugat. So, hindi na tayo mahirapan na itanim dahil siguradong mabuhay na po ito. So, hindi na tayo mangangamba na madisgrasya at mabulok pa. So, yung iba dahil medyo matagal na itong nakuha ng ating kaibigan, yung iba may medyo dehydrated na. Ayan. Nabubulok na yung iba, pero try natin itong isalba. So, titreat natin. So, gawa natin ang paraan pang pwede pa nating itanim. Sayang po. So, ito din yun ang ito din ang typical na haba ng pangtanim. So, hindi masyadong mahaba, hindi din masyadong maiksi. So, siguro itong haba nito nasa 1.5 feet or 1 foot yung iba. At the same time mga ka-farm, pag medyo mahaba yung planting materials, pwede nyo namang hatiin. So pag hinati nyo, eh itong ganito yung pinakadulo, yun yung hindi dapat mabaliktad tuwing nagtatanim. So pag pinutol mo dito, ayan, pag pinutol mo dyan, so lagyan mo ng araw, lagyan mo ng sulat araw pataas para hindi ka malito. So, pero pag naputol mo, wag mo direkta itanim, sigurado akong mabubulok. So itambay mo muna ng ilang araw hanggang makita mo parang natutuyo or may kalos na siya. So, parang nangingitim. At yun ang time na pwede mo nang itanim. Dahil doon sa pinaka pinutol mo, ayan, doon din lumalabas yung gamot. Gaya nito. Ayan. Ayan mga farm. Aputol yan, ha? Pinutol yan. So, kusang lumalabas sa gitna yung gamot. Ayan. Ayan. So, napakadali lang pala
itanim ng dragon fruit. So, ang problema lang paano mo aalagaan. So, ayan. So, ito yung mga dehydrated na at medyo may sakit na. Ayan, mga tinamaan na ng sakit. So, pero hanapan natin ng paraan upang mabalik yung good condition ng planting materials na to. So, ayan mga ka-farm, sa sunod di-discuss ko naman yung o ipapakita ko sa inyo kung paano natin itanim. Ayan. So, sa ngayon mga ka-farm, ito lang muna. So, sunod natin na video kung paano natin itatanim itong ating dragon fruit. So, ayan muna mga ka-farm, muli, ito si Farm TV, at sana nasa mabuti tayong kalagayan saan mang dako ng mundo, at happy farming!